following na kayo, especially sa FB, syempre may mga panay kayo na nagsano na sana maging totohanan na yung love team nyo. Anong masasabi niyo doon? Well, it's showbiz po, so hindi talaga mawawala yung ganun. But ang masasabi lang namin talaga is, we're both happy kung anong meron kami ngayon. We're both enjoying each other's company. Masaya kami as individual and as partners po. And ayun, kung anong mangyayari yan, hindi natin alam. Pero sa ngayon, we're both happy. Yun yung masasabi ko. Always just to be happy. Pero wala bang si, ano, si Hendrik na ligawang ka? Ewan ko po dyan. For that kasi, alam mo yun, alam naman natin yung pagdating sa pag-ibig yun. Kung saan darating yun. Yes. Kaya kung ano meron kami, sabi nga niya, exactly, happy kami kung ano meron kami ngayon. Siguro, hindi pa namin masyadong iniisip din yung mga ganyang bagay. Kaya sinabi ko like kanina, tamahan. Yes. Kasi parehas mo kami focus din muna sa careers namin. Kaya hindi namin siya pinaprioritize pa po. Exactly. Sa palagay mo, ano yung meron kayo na wala sa ibang love team? Meron kami chemistry. Lahat naman meron doon eh. Pero, mag-base ko lang, kung itatapat kami sa ibang love team, basta, yun na lang. Ako, masasabi ko, well, yung other love teams kasi meron din sila, di ba, na fans, malaki na yung fandom nila. Pero yung difference niya is, yung sa amin kasi, nakikita ko talaga na very supportive sila na, alam mo yung kahit anong gawin namin, sinusuportahan nila kami, simple yung ginagawa namin dalawa. So meron kaming sila, meron kaming Just Rick fans. Na, ayan sila. So yung mga admins namin, very supportive sila. So yun yung masasabi ko, sobrang supportive nila sa amin. So sila yung mapagmamalaki ko talaga na meron kami, kaming dalawa. Thank you. Tanong ko lang kung, kasi parang mahirap pagkasimulan love team, di ba? And mahirap din i-create yung chemistry dun sa love team. Yun ang isang inaabang ngayon, yung kilig, di ba? Kayo personally, how you create your own chemistry dito sa roommate? Kumbaga, is there any challenges that you encounter dun sa mga eksena ninyo? May kailangan mo kayo pag-usapan, di ba? Paano nyo makikiligin yung mga fans ninyo, yung mga viewers? Meron po talaga, lalo na po yung sa movie namin, kasi yun yung first time namin mag-work and ako, first time ko magkaroon ng love team. So hindi ko alam, paano magpakilig? Paano ba? Ano gagawin? So, as a girl, maiki lang ka rin, di ba po? Yun yung naging problem namin nung una, kasi parang nagkakaroon pa ng ilangan, simula. Pero nung as time goes by, nagkakausap na kami palagi, nag-usap kami na hindi dapat, hindi siya mag-work kung magkakailangan kami parehas. So, nag-ano kami, parang kaming dalawa lang magkasama. Usap kami, we talk about each other's interests, kung ano mang ganun sa buhay, parang ganun po. So, doon kami, nag-come out na ako sa shell ko na hindi pala ako dapat mailang sa kanya kasi ang komportable niya kasama. So, doon lang po nag-start, parang sabi nila, doon na nag-start yung natural chemistry namin na parang kahit magtabi lang kami, may napi-feel silang kilig. Parang ganun po yung ano nila. So parang natural siya sa aming dalawa na lumabas. Na ante na ako lumalabas po. Parang ganun. Sa akin naman po kasi kaya nung pag nasa shoot kami yung pareho, minsan pinag-uusapan namin ano ba, pagdating sa acting, sinasabi ko dito kaya dyan na ano kaya dyan, ganito gawin natin. Pero minsan nakakalimutan namin din mag-usap about yun. Minsan nagiging totoo na lang din. Direct, minsan on the spot tayo. Nagiging, oh, rolling! Kasi sabihin ni Direct, rolling, 5-4-3 to, action na. Hindi ko pala alam kagay namin, hindi pa kami nakapag-usap nito. Kasi, bahala na, ano, ano, ito.
Then, ganun ba doon nag-connect yung utak namin pag nasa set? Parang kahit di namin pag-usapan, parehas namin nagagawa ng, hindi namin namamalaya na nagpapar yung nasa isip namin dalawa na gawin. Kaya sinasabi ko sa isip ko, ano ba, acting ba to? Yeah, okay naman. Importante you enjoy your yes. Kumusta naman, ano yung resulta, ano yung feedback ng mga friends niyo o supporters niyo after nung pinalabas sa FB yung roommate? Yes. Actually, hindi ko nga po ina-expect talaga yung mga feedbacks nila. Since, parang, nung una, parang doubtful pa sila na FB lang. Parang ganun po yung sinasabi nila na, alam mo po, nasa ano kaya, nasa showbiz ka, sobrang FB lang, walang kita, ganun-ganun. Pero hindi naman po kasi yun yung habol namin dito. Ang parang gusto namin i-share dito is makapagpasaya, especially our followers, di ba po? And nung napalabas siya, nung ngayon patapos na siya, sobrang yung mga nagsasabi sa akin, sobrang silang nagagandahan. And then, yun yung hindi ko pinakain na-expect na nag-wish sila for season 2 nga po na parang nung una, parang doubtful ka. Tapos, nung napanood nila, nagustuhan nila. So, sobrang happy ko po na nag-grow sa kanila yung serye na ginawa po namin. Si Hendrick? Ngayon po, una sa lahat, hindi pa naman ako, hindi ko pa siya medyo nakakita. And then, nung pagdating ng mga ibang-ibang episodes, ang dami na namin kaka-share. Kasi may mga kada araw, pinapalabas na for Saturday. And then may mga nakikita kami comments. Una sa lahat, pamilya ko ang sumusuporta sa akin. And then, yung sinabi nila, grabe daw, grabe yung ano nyo, bakit hindi nyo nga naman ipalabas sa, ano, bakit FB lang, sinasabi nila naman nila. Pero, sinasabi ko, ma'am, itong series namin, baka siguro, para makapag, sinabi tayo na sinabi niya po na makapag-inspire lang din ang tama kapag masaya. So, ayun din naman yung na-feel ko para doon. And then, at natutuwa ko sobra, at unti-unti siyang nag-grow, at unti-unti siyang nagsasucess. I'm really proud of myself, and syempre sa mga tao nandito ngayon. Kaya, hindi magkakaroon ng ganito, hindi nagsucess din itong roommate. Kaya, thank you din kami. So, okay. Si MJ. MJ Bell. Last ka na Beaver kasi may kasunod ako. Ako hindi ko rin talaga expected na mabubog ito ng roommate. Ang main goal lang talaga dito is maraming makapatulog, maraming ka rin makasaya at sabi nga nila. And kami kasi talaga ina-enjoy lang namin eh. Ang ganda kasi talaga ng circles namin ng friends dito sa set na to. Kaya habang nag-work kami, hindi mo maramdaman na bago, ayun, kasi halos nga lahat talaga ang nakakasundo. And, ayun, ang saya kasi nakita namin na ito, successful siya. Kaya thank you po sa lahat nandito. And kay Derek Ramos, Gabby Ramos, and... Yes, Beaver. Ako po, sa una, hindi ko rin po in-expect na ganito din po yung magiging kalalabasan ng roommate. Pero as we were doing the shoot po, sa ako po nare-realize, sabi ko na dahil nakikita ko po kasi yung pagka-persecute po nila sa mga ginagawa po nila. And gano'n po sila ka-passionate dito sa ginagawa po namin na to. And of course, sa amin din po gano'n po ka-passionate. Kung gano'n po namin pinaghirapan, parang nakikita ko po na maganda po yung nagagawa namin and may potential po talaga siya. And sa reaction naman po ng mga friends ko is, lagi po nila sa akin tinatanong yung magyayari. Kasi it's very interesting nga po yung story, so very curious po yung mga tao sa kung ano nga ba yung mangyayari. Yun lang po. Beaver, may kasunod lang akong tanong. Mas kanina natin, na-interview ka namin kanina sa Manila. Nasabi mo nga na para hindi ka pa ready ng ligaw, parang focus ka mo sa work, gano'n. Pero parang natukso-tukso ka rin kay Mucha or Kia. Nagkasama kayo sa isang project. May kasunod daw na project na magsasamahan yung dalawa ni Mucha? Wala naman po. Hopefully, pero currently wala naman po nakaplano. Pero nakikita pa rin po kami every now and then. Actually, nung isang... May sagot ako doon. Nung Thursday yes, po. Yes, direct. Bago ituloy ni Beaver. Feeling ko mayroon silang dalawa ni Mucha. Oh, so may kasunod. Kaya pala...
parang may pinaplano na si Tito Salve mo dito. Feeling ko parang nabasa ko na yung time script. Feeling ko lang. Ayun, yun naman pala. So yun pala, okay ka naman to work with mo siya. Yes po, actually gusto ko siya ka-work since very close friends nga po kami. And I think magiging natural po yung magiging connection namin dalawa. Ayun, so pero dito muna tayo focus sa roommate, no? Bago niya maka-roommate sa Mutya. Okay, thank you.